NCDBN, Masbate Community Development Broadcasting Network, is a non-partisan program which intends to deliver factual and timely news and other informative articles that will keep the people of Masbate well informed about the latest happening in the world. NCDBN, ang NCDBN ay inubuo ng mga batikang mamamahayag mula sa Masbate Training Club upang makatid ng mga sariwang opinion at balita sa loob at labas ng bansa. NCDBN, kasama sa mga pangunahing layunin nito, nabutin ang mga Masbatinyong naninirahan saan mang sulok ng daigdig para ipaglaban ang kanilang likas at karapatan. NCDBN, katuwa at kayakap ng mga Masbatinyo sa pagbaga sa kahirapan at sa masalimuot na pamumuhay sa ilalim ng lipunang mapangkapi at mapangkakuso sa kapamilyahan. NCDBN, matutunghayan live sa www.livestream.com/NCDBN Network. Ilalim ng pamumuno ni Executive Director Dalo Angkahas Uyunisinyo. Dibista, ang programa na nagkalatay kung gahimay-may sa mga isyo lokal at nasyonal. Pwede Dibista, patas sa pagtatara kapag-imbisigar sa mga pangyayari sa sulod kaglabas sa nasod, Pilipinas. Maka-audio live sa MCDBN News Center, si Reverend Dugan Fuentes. Pwede Dibista, ang programa na nagkalatay kung gahimay-may sa mga isyo lokal at nasyonal. Pwede Dibista, patas sa pagtatara kapag-imbisigar sa mga pangyayari sa sulod kaglabas sa nasod, Pilipinas. Maka-audio live sa MCDBN News Center, si Reverend Dugan Fuentes. Pwede Dibista, ang programa na nagkalatay kung gahimay-may sa mga isyo lokal at nasyonal. Pwede Dibista, patas sa pagtatara kapag-imbisigar sa mga pangyayari sa sulod kaglabas sa nasod, Pilipinas. Maka-audio live sa MCDBN News Center, si Reverend Dugan Fuentes. Pwede Dibista, ang programa na nagkalatay kung gahimay-may sa mga isyo lokal at nasyonal. Pwede Dibista, patas sa pagtatara kapag-imbisigar sa mga pangyayari sa sulod kaglabas sa nasod, Pilipinas. Maka-audio live sa MCDBN News Center, si Reverend Dugan Fuentes. Pwede Dibista, ang programa na nagkalatay kung gahimay-may sa mga isyo lokal at nasyonal. Pwede Dibista, patas sa pagtatara kapag-imbisigar sa mga pangyayari sa sulod kaglabas sa nasod, Pilipinas. Maka-audio live sa MCDBN News Center, si Reverend Dugan Fuentes. Pwede Dibista, ang programa na nagkalatay kung gahimay-may sa mga isyo lokal at nasyonal. Pwede Dibista, patas sa pagtatara kapag-imbisigar sa mga pangyayari sa sulod kaglabas sa nasod, Pilipinas. Maka-audio live sa MCDBN News Center, si Reverend Dugan Fuentes. Pwede Dibista, ang programa na nagkalatay kung gahimay-may sa mga isyo lokal at nasyonal. Ang bilog na pwersa sa MCDBN, miyembro sa KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po naton, alas 10:20 na po sa pagkaaga, pitsa 12 sa bulan sa Agosto, tuig 2016. Ag Diyos, maayong naaga Pilipinas. Diyan po sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ang man sa interioryong Bicol sa probinsya sa Camarinesor, Camarines Norte, Albay, Sorsogon. Ag din po sa probinsya sa Masbate. Sa bilog na mundo na ginaabot sa internet, kag sa aton mga kateks, kachat sa Facebook, kay Instagram, kay Skype, kay Viber, kag sa aton mga taga-subaybay. Sa bilog na buong mundo, maayo po na aga sa iyo at doon naman sa mga hindi nakakaintindi ng ating salitang Masbaten, no? Magandang umaga po sa inyong lahat at sana'y maganda at maaliwalas ang inyo pong mga araw ngayon. Mapapanood din po ninyo kami sa YouTube. Hanapin nyo lamang po ang MCDBN Masbate at watch online by live streaming naman po sa www.livestream.com/MCDBN Network. Kayo din po sa Facebook, hanapin lamang po ang MCDBN page. At laging tandaan mga suki, si Pente Dibista ay lagi niyong kasama, kakampi at kaagapay sa pang-araw-araw na buhay.
Ag mga suke, kunigo po sin mga abusado kag mapangapi ng mga tawo may anomalya sa iyo mga lugar. Amo po sa amo chat number 0996815097 o 0946328 7648. Ayan, programang Puente de Vista po, mabulig sa iyo. Ag nakakaupod po ninyo kami, yan na, nadlaw. Live po didi sa MCDBN News Center. Mahali pa yun na celebration sa tanan na may mga birthday, yan na. Happy birthday po sa tanan na may birthday. Uy, si kasamang Ilyar Narciso gali, apike na mag-birthday, kasamang si Drick. At sa mga may wedding anniversary, happy wedding anniversary. Amon po sa tanan na may mga kapistahan, happy fiesta. At dito po sa opisina ni Pinro Tito Migo, kumusta na po? Ha? Lalo na po dito sa iya mga staff na sa DNR. Amo man sa opisina ni Engineer Jiri Arena. Ato Senro Officer dito po sa probinsya San Masbate. At dito po sa opisina naman in the City Mayor Ruina Tuazon. At City Vice Mayor Bibing Sanchez kaupuna na pulo na City Councilor in the City Councilor Alan Lim. Jojo Cortez kagiba pa na mga konsehales. Maga nasa travel po ni Sindayana. Baga ng pagkakaramta, baga natin isinda sa bataan. Ayan, kagamon po dito sa munisipyo San Baleno, kan Mayor Mio de la Rosa, kag Vice Mayor Marites de la Rosa. Amo man, kan SB member Blissy Cortez. O, ikaw po na kasamang Cedric. Magurang inisa na itong kaupo sa hanap buhay si Papa Jos Cortez. Ayan, kagdina kan Primo Noel Kabug, SB member Noel Kabug, kaging papa, good morning po sa iyo na tanang, kag sa munisipyo naman sa Karuroy. Kumusta ang tanilang bago na pamuna ni Mayor Arturo Bertusio, kag Vice Mayor Eric Castillo, kumusta na po? Baga siguro, iguna ganyan sindasin na update sa mga nangyayari dito sa munisipyo sa Naruroy. Pag hindi tagalit ako kumusta ko nano na na-update naman sa maabot na audit team ha alin sa regional office kag national office sa Mines and Geosciences Bureau para mag-audit dito naman sa Pilmineral Resources Corporation. Ag ipaabot na po sa aton mga kababayan, sinangata na po sa ang kaso ha, sa ang kasong arson kag robbery. Barangay Pating Punong, Barangay Norel Quintal. Ang pamunuan sa Pilipinas sa municipal muno Chief Inspector Hiramo Balatukan. Ayan, kag normal ini na proseso na magasabat ini sinda sa mga aligasyon. Ang kaso na binsangat kontra sa inda. Pag-update man sa na postdoc na ginapamunuan ni San Head Lida si Retired Colonel Gilbert Sauro. Lilita lang maramang ko nagsangat na ito na sinunog daw ninda sa munisipyo Sambalod na ng mga para-compressor. Pero mapaabot kita sin-update sa niyan mga suki. Ag sa tanan na friend nato sa Facebook dila sa Batch 93 kag sa aton mga amigo amiga. Kumusta na po kamo? Unta maging masadya kag warang problema ano yung mga ginakatubang yana. Amo man sa mga OFW sa mga lalayaw lugar sa buong mundo. Maipon adlaw sa iyo. Nasa pinsang ko na dayana sa Baray. Ate Nig, ha? Ate Nignig Cervantes, good morning po. Magbabalik po ang programang Puente de Vista para naman sa atong online news. Makalipas lamang ang magkapirang katarasan.
Danao Placer Dental Specialist Clinic with panoramic and periapical X-ray and Catherine Dental Laboratory. Specialized in general dentistry, oral surgery, and orthodontics, Danao Placer Dental Specialist Clinic is owned and operated by 2nd District Board Member Dr. Dennis S. Placer. And City Councilor Dr. Laila Danao Placer. Danao Placer Dental Specialist Clinic is located at Market Site, Barangay Pating, Masbate City. DJ Cedric Remix. Sa atong po online news, former Masbate Mayor indicted for withholding allowance. The Office of the Ombudsman has affirmed the indictment of former Milagros Masbate Mayor, now Vice Mayor, Natividad Isabel Rebil Magbalon, for withholding the representation and transportation allowance or RATA allotted for the Office of the Municipal Social Welfare and Development Office or OMSWD in 2013. Violation of Section 3, Paragraph 19 for the SWD in layo of the appointed municipal social fair and officer who was placed on floating status on account of purportedly partisan political activities. Thereafter, the OIC started receiving the monthly rata of 8,000 despite the absence of express authority for the purpose. In affirming the charge, the ombudsman said that Magbalon's act was tainted with malice and bad faith because no proof was adduced to prove such allegation, partisan political activity, nor did she notify complainant of a removal as MSWDO. Contrary to the view advanced by respondents, RATA is attached to the position and not to the person. Clearly, when complainant was put on floating status, she was merely prohibited from performing her actual duties for reasons beyond her control and not of her own volition. But she still holds the position as MSWDO, which entitles her to receive RATA, stated the resolution. Agbeno mga suki, amo pina anaton online news kag magabalik ang programang pa-entrevista para naman sa aton may init na issues. DJ Cedric Remix.
Danao Placer Dental Specialist Clinic with panoramic and periapical X-ray and Catherine Dental Laboratory. Specialized in general dentistry, oral surgery, and orthodontics, Danao Placer Dental Specialist Clinic is owned and operated by 2nd District Board Member Dr. Dennis S. Placer. Ayos ba tayo dyan? And City Councilor Dr. Laila Danao Placer. Danao Placer Dental Specialist Clinic is located at Market Site, Barangay Pating, Masbate City. Alright, balik po kita sa programang Puente de Vista. Kini, kasunod pa lamang sa impormasyon na ito nakakuha, mga suki. Ginpailan na daw ginsang atanas sa kasong piracy ang grupo naman sa pusdak sa pamumuno ni retired Colonel Gilbert Sauro. Atong po aramon ang buong detalye sini yan sa aton entrevista dito naman sa Provincial Prosecution Office kung nasing ano ka matuod na sinangata na po mga suki si kasong piracy ang grupo sa pusdak. Ay ni na grupo ni retired Colonel Gilbert Sauro. Ayan kag Bueno Lungsod. An interview naman naton kan 2nd District Board Member Jamon J. Espares may nungod sa sitwasyon sa sangguniang panlalawigan dili naman sa Junta Provincial o sa dili sa probinsya sa Masbate. So, atong po na ipi-play. Good morning sa atong mga tago-subaybay. Makakustorya po naton sa yana na kaurason ang presente na board member sa Segundo Distrito na si board member Jamon Espares na igwala po kita sa mga ikaklaro. Ihunga sa iya parte may nungod sa dalagan sa sangguniang panlalawigan dili po sa probinsya sa Masbate. Board member Jamon Espares, good morning po. May naga sa imo, Karobin, sa aton mga taga-subaybay sa imo programa dito sa television. Board Member Jamon, yung una po na question na mo na ano po ang mga programs, na ano mga resolutions, ang ordinansa na nahimo mo na sa yana na presente na set sa Junta Provincial. Alam mo, Karobin, ang presidente na kompuesto sa sangguniang panlalawigan bagaan nagkakaurusag kayo. Wala na si may lado sini, may igaw nga si partido sini, kundi kami, yan na, nagpagkurusada namo na mag-igaw kami si koalisyon, bagaan super majority. Kaya, kung maobserbaran niyo, damo kami si mga resolusyon pag-ordinansa na insigida na aprobaran para pagani mag-usad kabulan, ini nga 17th 17 na konseyo. Una-una dito ang mga resolusyon ay nungod sa pag-streamline sa governance, pag-QR sa Provincial Selection Board, pag-tag si ayuda sa mga pagpaliw sa Red Cross na nag-proponer kami sa resolusyon na maaayudahan sin 2 milyones ng pesos para maka-operate sin Mayo ang Red Cross, makahatag dayon sin dugo sa mga nangaipuhan. Amuman ang resolusyon nga inaprobaran namo na ang mga nagabiyahe sa ng mga pampasahero na lansya pagkatapos sa Tikaw, particular sa Lagundi kag sa Nasinto, nga dito na mag pundo sa Masbate Port Terminal or Masbate Fish Complex. Manood nga niya sa damo na reklamo sa mga pasahero na nagabayad pa sila sin 30 pesos na terminal fee sa Philippine Ports Authority. Ganda mo pa, Karobin, na ikaw kita dida sin resolusyon na ginaproparan pa lamang na nahagagangyo sa NEDA na maayudahan ang provincial government sin technical at financial assistance para ma-establisher sin feasibility study manungod sa pag-establisher man sa
especially Canaling Zone sa Provincia San Masbate. Igo kita sin resolution, Carmen, na ginahangyo natin sa mga national government agencies na istrikto ang pag-implementar sa localization, sa pag-empleyo, mga trabahador, sa mga proyekto ng gobyerno nasyonal na dapat anindag i-empleyo kung available man lang na may mga taga Masbate o di sa na lugar, amuhan inda i-prioritize na i-empleyo. Igo pa kita sin resolusyon na naaproparan pa lamang na ginapabura nato na nangyo sa gobernador na maghanap sin public-private partnership manungod sa pag-takeover sa distribution sa kuryente sa pareho sa ginimo sa pagdito sa Malbay. Damo pa na oran lang ang nagpusin listahan niya. At mga nagkonduktar pa kita karabin sin investigasyon, inquiry sa paggamit sa PhilHealth funds. Kag mga resolusyon na paghatag siyempre sin authority sa atong gobernador na maki-interest in memorandum of agreement sa Manila na National Government Agencies may nungod sa pag-implement sa mga infrastructure programs ni San Masbate. Board member, ano po mga masasabi mo sa parte sa operation niya na sa nina provincial operation for socio-economic and development and against crime? Tama na, tapos na Carmen, na nag-agi man nila sa amon na hangin certified as urgent na magkaigo sa resolution ordinance sa pag-3R sa postdoc o provincial social operation for socio-economic development. Nakita namon ang struktura, maayo man ang katuyuan niya nag-hangyo sin kaukulad na pondo na certified man sa provincial budget office na igwa sin pondo para maibutang dito sina na postdoc. Niyan nag-implement na sinda pero inibasado sa executive order na ginpalabasan aton opisina sa gobernador. And kami dito sa sangguniang panalawigan kung may nakita kami na may pag-aabuso sa katungdanan sa nina organisasyon ng task force, postdoc, natural dili man kami magapabaya. Natural amon man nina pag-sitahon kung kinahanglan na ma-amienda ang guidelines sa nina postdoc ato nina ipaabot sa ehekutibo. Kaya wala man sin layi na perfecto kayo din si kita. Igo ay nagyakon sin may mga nakikita natin ng mga rimalaso gray area. So, ang katundanan sa legislative branch, amo ang check and balance, pag nakita natin na hindi tama, ato nina hiwagon kag mapabot siya para masulba. Okay, madamdam ko na salamat na imo oras kag panahon na ginatag sa amon board member Jamon Suarez. Pwede ka po magbilin si Usad na Misay para sa ating mga tasubaybay. Salamat sa inyong oportunidad, Caroben. Primero ko ini siguro pag-apin sila sa television, pag-radyo. Pagkatapos na ako mag-igwag yapon sin mandado sa 17th Council sa Sangguniang Panlalawigan. Yan, kapasalamat ako sa tanong na nagsuporta sa akin, lalo na sa iyo. Na ako mga amigo sa media, iyo man yun sa baybayan, iyo man gin-endorso, siguro na akong kandidatura kay wala man siguro ako sinabalgar pa na mga balaod, kag siguro man, dako-dako ko man na naniguro man ako, na patupad ko na akong na sinumpaan sa akong constituents din sa 2nd District, kag hindi lang sa 2nd District, kundi sa entero, kundi sa Masbate. Sa nyan, ginapaniguro namon na masabat namon ang tanan ng mga kaipuhan sa aton mga kababayan, lalo na ngayon sa social and health services. May mga pagbabago ang nakikita kita niyan sa hospital. Daging taliukot namon na ang paggamit sa PhilHealth funds sa executive branch dapat subay sa kunano ang ginmando sa PhilHealth program. Imbisigara namon, kaya siguro ora na sin ma kakarag na pundo halis sa PhilHealth. Dapat pagkatugayon sa mga pumuluyo lalo na sa indigent member.
Salamat sa inyong oportunidad. Danao Placer Dental Specialist Clinic with panoramic and periapical X-ray and Catherine Dental Laboratory. Specialized in general dentistry, oral surgery, and orthodontics, Danao Placer Dental Specialist Clinic is owned and operated by 2nd District Board Member Dr. Dennis S. Placer. Ayos ba tayo dyan? And City Councilor Dr. Laila Danao Placer. Danao Placer Dental Specialist Clinic is located at Market Site, Barangay Pating, Masbate City. DJ Cedric Remix. Mga suki, balik po kita sa programang Puente de Vista. Ang atong panduan na isyu ay ni naman na pagkakasabit ni former mayor natin Magbalon sa kaso sa ombudsman. Dapat po niya ini paliwanag. Bukas po ang programang Puente de Vista agan MCDBN para po sa imo naman panig Vice Mayor Natividad Isabel Rebel Magbalon. Ha? Ini po na bago lang na lumabas na desisyon hali naman sa opisina sa ombudsman. So kukuhaon ta po ang lado ni Vice Mayor Nati Magbalon sa ni po na indictment sa iya sa ninakaso sa opisina sa ombudsman. Sa niyan atong po pag-aperito na makuha aniya lado aniya panig aparte naman sa ninakaso. Ha? Na pagkakasabit niya sa pag-withhold daw sa allowance sa MSWD officer nida po sa munisipyo San Milagros san ini po na ini si Vice Mayor natin Magbalon siya pa po ang Vice and Mayor siya pa ang Mayor nida sa munisipyo San Milagros. Extano Ecstasy Extano Ecstasy Kag Beno mga suki, inabot na po kita sa oras ang temporaryo na pamamaram. Atong po nakaupod sa lado teknikal si kasamang Cedric Cadiz. Amo man po naton marketing director si Miss Mitch Cole. Naton program director na si Jis Igam Parion. Aga naton po presidente sa Masbate Tri-Media Club kag Chief Executive Director sa MCDB Network na si kasamang Dadong Dos Cantos Briones. Kag sa bilog na persa sa MCDB Network na permi nagapabot sa mga presko na barita kag isyo sa iyo ng mga suki. Ako po si Ruben Dugam Pentes sa iyo nakaupod. Yan na, nadlaw sa Biyernes na permi nagasabi. Bato-bato sa langit, ang tamaan huwag magalit, ang pikon ay laging talo. Hasta sa masunod naman, adlaw kita magaurupod, mabuhay ang lambang Masbateño. Tutok lamang po sa aton mga masunod na programa. Bista, ang programa na nagkalakay kung nagahimay-may sa mga isyu lokal at nasyonal. Puente de Vista.
patas sa pagtatar o pag-imbestigar sa mga pangyayari sa sulod kaglabasan sa nasod Pilipinas. NCDBN, Masbate Community Development Broadcasting Network, is an unpartisan program which intends to deliver factual and timely news and other informative articles that will keep the people of Masbate will informed about the latest happening in the world. NCDBN, ang NCDBN ay inubuo ng mga Batikang mamamahayag mula sa Masbate Media Club upang makatid ng mga sariwang opinion at balita sa loob at labas ng bansa. NCDBN, kasama sa mga pangunahing layunin nito, naabutin ang mga Masbatinyong naninirahan sa anumang sulok ng daigdig para ipaglaban ang kanilang likas na karapatan. NCDBN, katuwa at kayagap ng mga Masbatinyo sa pagbaga sa kahirapan at sa masalimuot na pamumuhay sa ilalim ng lipunang mapangapi at mapangakuso sa kapamilyang. NCDB, matutunghayan live sa www.livestream.com/NCDB Network, ilalim ng pamumuno ng Executive Director Dalo Angkahas Uyunisip.